Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga ay meron na naman tayong panibagong loan app na nakita. At dito nagpapaloan daw sila ng 80,000 pesos at 0% processing fee at no credit check loan. So dito hindi mahalaga kung meron ka daw loan sa ibang loan app. At kung meron ka dito, ayan, hindi nabayaran agad. At ang loan term ay 120 days, 180 days at hanggang isang taon. Wala pa siyang ganong ratings at nagpapaloan daw to ng up to 70,000 pesos. Ayan, dito sa kanilang app, pero doon sa may offer nila online ay up to 80,000 pesos daw. So yan, 12 installments, mukhang very promising at too good to be true. Kaya sige, umpisa na natin yung pag-apply ng loan dito para malaman nga natin kung legit ba itong bagong labas na loan app na to or isa na naman pong paasa na loan app. Chinek ko nga agad yung kanilang registration sa MySec kung naka-register ba sila. Yes, naka-register naman pero hindi ibig sabihin nun ay talagang legit na. At maaasahan itong loan app na to. Kaya panoorin nyo pa din hanggang dulo para malaman nga natin kung ito ba ay maaasahan. So yun, mag-sign in na nga ako dito at wag muna kayo mag-i-install at magda-download. Ayan, check nyo muna kung talaga bang buo yung makukuha nyo dito or hindi. Dito na, loka nga ako dahil nung kinakopy ko yung kanilang SEC registration kanina, ay may lumabas na ganyan. Biglang na iba yung pinaka lumalabas. So, hindi na siya English. Hindi ko alam kung anong language to, pero mukhang Chinese. At check nyo na din. Ikakopy ko sana para malaman ko kung nakaregister nga ba sila sa MySec or hindi. At hindi ko nga alam dyan kung asan yung copy na word dahil ipe-paste ko nga doon sa my website ng SEC. Ayan, buti na lang nahulaan ko at okay, nakaregister naman nga. Pero hindi ko alam bakit na bago na lang agad yung pinaka nakasulat dito sa may settings. Diba nababago yun sa may settings yung kung anong language lalabas? Ayan, hindi natin alam. Pero sige, i-check na nga natin agad para kung hindi legit, ma-uninstall agad. So yun, 30,000 pesos naman ang lumabas dito ng pagka-install ko. At yung loan term naging 121 days. Ayan, I want to borrow. Sige, i-borrow na natin nga agad para malaman natin. So ito yung mga kailangan sagutan at nasagutan ko na nga ito lahat. Ang napansin ko lang dito, hindi sila gaanong mabusisi sa may pagpicture ng ID, pagpicture ng sa pagfacial recognition. Hindi sila mabusisi dahil kahit medyo blurred ay tinatanggap nila. At next naman, dito the same pa din sa mga nakaraan na kailangan mailagay mo yung company name, phone number, working experience, kung kailan ka sumasahod at iba pa. Pero nakita ko din to, ayan, more than 5 years, which is napakadaming beses na nating nakikita, di ba? Ayan, siguro magkakamukha lang sila or sabay-sabay silang gumawa ng mga loan application. So, next na nga, ang emergency contacts na. So, dito, 1, 2, 3. Ayan, tatlo lang yung kailangan dito na contact references at next is bank card info na nga. Dito pwede ang e-wallet at bank. Pero syempre, eto na nga yung pinaka-loan details na aprobahan na naman ako. Sa may 2,000 pesos, pero dito ay hindi ko siya buong matatanggap dahil 800 pesos lang naman ang mababawas at ang ma-receive ko na lang ay 1,200 pesos. Yung pagbabayad naman dito ay the same pa din sa mga dati. Ayan, bagong labas lang siya na app pero the same lang din, luma na yung kanilang loan terms at repayment plans dahil dito on or before 7 days lang talaga kailangan mabayaran mo na. At ang babayaran mo ay 1,980. Ayun, sa pangalawang pagbabayad, 20 pesos na lang. So kung kayo, pagka nakita nyo yung ganito, tatanggapin nyo pa ba o hindi? Dahil ako ay hindi ko na siya tinanggap, hindi ko na pinagpatuloy. At nagpunta na ako agad dito sa may kanilang settings kung merong deletion of account or account cancellation. Buti na lang ay mayroon. So ayan, account cancellation at delete account na nga. So ayun, na-delete na natin kasi hindi naman nga talaga siya okay. So, yung loan app nga pala na ito, nakalimutan ko nang sabihin sa inyo, ito ay ang More Peso. Ayan, sorry naman. Nakalimutan ko na. So, ayan, More Peso, mabilis pera loan app. Mabilis mag-disburse, mabilis mag-approve. Pero, ang laki ng kaltas. At dito wala nga tayong makikita ng review dahil, ayan, wala pa ditong nagre-rate. Mainam talaga na nakita nyo muna or napanood nyo yung ganitong klase ng
review. Yan yung all our review natin na to about sa may more peso. Dahil, ayan, sobrang laki ng makakalitas kung ako na kailangan ako ng 2,000 pesos. Hindi ko siya buong matatanggap. Ayan, ang laki ng makakalitas at on or before 7 days, kailangan mo na siyang bayaran. So, kung kayo nakapag-try na din kayo dito sa may more peso, mabilis pera loan app na to, ay i-comment nyo na din dyan sa may comment section kung ano yung na-experience nyo, kung ayan, magkano yung na-offer sa inyo, kung magkano yung na-approve sa inyo na amount, at ilagay nyo na din dyan kung magkano yung babayaran nyo. So, kung on or before 7 days ba ay tumawag na sa inyo, dahil wala nga din ako dito na-search online na ito ay nangaharas or ito ay nagpo-post nga online. Ayun, wala akong na-search dito dahil siguro bago pa nga. Pero ang kainaman is alam nyo na nga na hindi siya maaasahan, paasa, ayan man na pa, paasa, pinaasa lang tayo dahil 80,000 pesos. Tapos, hindi nga nila chinecheck kung ikaw ay may loan dati sa may iba pang mga loan app, pero ang laki ng makakalitas. Ayun, yun talaga yung pinaka mahalaga. Nakita nyo na on or before 7 days, kailangan na pala itong bayaran. Pero kung hindi naman sinasadya na i-click nyo yung submit or confirm loan dyan, ayan, no choice na kayo kung hindi bayaran talaga kung magkano yung nakalagay dyan sa may loan details. Kaya ingat-ingat kayo sa may pagkiklik na confirm or submit loan. Dahil syempre nakita nyo naman nga na hindi talaga siya buong makukuha at 7 days lang. Pero ayun, sa hindi sinasadya siguro na click nyo, ayan, yun lang. Kaya huwag kayo agad click ng click. So kayo kung na-experience nyo na, i-comment nyo na din dyan sa may comment section at para makaging aware na nga lang din yung iba. So syempre pag may nakita din kayo na bago pang labas na loan app, ay i-comment nyo na din dyan para ma-review ko din para sa inyo. Para hindi na nga kayo mag-aksaya ng oras sa may pag-a-apply ng loan tapos sa bandang dulo ay hindi naman pala talaga maganda. So ayun lang, lumalakas na nga yung ulan. Dito ko na natatapusin ang pagre-review sa may ulan na to. So ayan, not recommended na naman, paasang loan app na naman. Sana merong lumabas naman talaga na maaasahan, di ba, para makatulong din sa mga nangailangan. At yung hindi 7 days, ayan. So marami pa tayong all our review na gagawin dito. Kaya, ayan, keep on watching at sumali na kayo sa aking Gcash giveaway at sa aking dalawang cellphone giveaway. Kasi baka kayo na yung isa sa maging, ayan, maswerteng manalo. So ayan, thank you for watching and see you on my next vlog.